Hi guys! Welcome to SIP9. In this video, ay tutuloy natin yung series natin on Inscribed Angle Theorem, no? So, sa previous video ay na-discover natin na pag meron pala tayong central angle tsaka inscribed angle intercepting the same arc, kalahati pala yung measure ng inscribed angle nung nandito, no? And since dinefine ng mga mathematician na the arc here, no, the degree measure is equal to the measure here, no, the central angle intercepting it, kaya natin nabuo yung inscribed angle theorem na ang sabi ay in a circle the measure of the inscribed angle is one half the measure of its intercepted arc, no? So yan yung theorem. Ngayon, ang proofs niyan ay tatlo, no? Tatlong cases. Una, dumadaan yung isang side nung central angle. Nung inscribed angle, dumadaan yung isang side niya dun sa center, no? Yung pangalawang case ay nasa loob yung center, no? Ng circle dun sa angle. At yung pangatlong case ay nasa labas, no? So, ipaprove natin yan isa-isa. Pero unahin muna natin sa video na to itong first case natin. So, ibig sabihin, yung ating given dito ay, our given is angle ABC inscribed in circle O. No? At ang ipaprove natin ay the measure, no? Yung measure nitong measure of angle ABC is equal to 1/2, no? Ang measure ng angle ng arc AC. So 1/2 siya nito, yun ang ipo-prove natin. Okay? So hindi ko masyadong i-detail yung proof, no? Kasi medyo mahaba siya. Isusulat ko lang yung mga pinaka-importanteng detalye, no? So first we draw, no, para meron tayong yung pinaka-hint natin dito is magda-draw tayo ng auxiliary line na tinatawag, no. So draw OA, no. Now pag nag-draw tayo ng OA, magkakaroon tayo ng triangle, no, triangle AOB. Now anong klaseng triangle 'yan? Pwede pag-isipan saka ipos. Yan ay isosceles triangle kasi magkapareho yung AO tsaka yung BO, no? Pareho silang radius ng isang circle, so ibig sabihin kung congruent silang dalawa, pareho yung sukat. So isosceles siya. Ano alam natin sa isosceles, no? Ang alam natin sa isosceles ay pareho yung kanyang base angles, no? Yung opposite ng congruent sides niya, congruent din. Ibig sabihin, if this is x, no? Ibig sabihin, if this is x, this is also x, no? So, since, hindi na natin ano yung detail na yan, ha? Since triangle AOB is isosceles, no? Isosceles, measure of angle A is also equal to measure of angle B. Ayun na yun, di ba? So, gagawin natin, since nilagyan na natin ng X, pwede natin i-represent yan ng X. So, let measure of angle A, which is equal to measure of angle B, be equal to X. Kumari X yan. Now, gusto natin malaman ito. Diba? Kasi i-relate natin ito dito. Itong angle natin, relate natin dito para ma-relate natin siya dito. Now, ano ang relationship niyan? No? Kung na-discuss nyo na yung exterior angle theorem, no? Pag meron tayong triangle, no? Pag in-extend natin yung isang side, pagkakaroon tayo ng exterior, diba? For example, ito ay 70 degrees at ito ay 60 degrees. Ano ang measure ng exterior angle? Pwede yan pag-isipan.
Ang measure niyan ay 130 degrees. Ina-add tong dalawang to, no? So, kung gusto niyo tig, pwede nating tignan. Since yung triangle ay 180 degrees, so 60 plus 70 is 130. 50 degrees ito, no? So, pwede mo yan i-relate dito kasi 180 din to, di ba? 180 rin yung angle na yan. So, ibig sabihin, pag 50 ito, 130 rin talaga yung nandito, which is equal sa sum nito. Ibig sabihin, no, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng exterior angle theorem, na kung hindi nyo ito nagigets, aralin nyo na lang, no, balikan nyo or i-search nyo. Ibig sabihin, pag meron kang angle dito na x, tsaka may angle kang y dito, ina-add mo yan, x plus y. Yun ang magiging sagot niya. Yung sum ng dalawang remote angles is equal to the exterior angle. Yan yung exterior angle theorem. Meaning, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, itong angle na to, dito, is actually 2x, which is x plus x. Diba? So, ibig sabihin, by exterior angle theorem, measure of angle AOC is equal to 2x. Kung napapansin nyo, paragraph form ako mag-proof, no? Pagdating nyo sa college, no? Although na geometry ang subject nyo, pagdating nyo sa college, pag-proof based yung inyong subjects, no? Nag-aaral kayo sa UP o sa Ateneo, sa Lasal, no? Yung medyo very strong yung math, mangyayari dyan, ang proof nyo ay naka-paragraph form, no? May proof sa algebra, may proof sa calculus. In fact, sa lahat ng subject na math, merong halos yan proof. No? Hindi kayo makakatakas. So, dapat masanay din kayo dun sa paragraph form. Okay. Na ano na ba natin? Na proof na ba natin? Hindi pa. Kasi ang pinuprove natin, itong angle na to, at saka itong arc na to. No? So, magbimake po tayo ng connection between this and this. No? So, ano yun? But by definition, di ba dinefine yan? The measure of an arc is equal to the measure, di ba? Pinag-aralan natin sa previous video, measure of the central angle. Intercepting that arc, di ba? Sa previous ano yan video, diniscuss natin yan. Therefore, measure of arc AC is equal to 2x, which is equal to 2 times ano ba yung x natin, di ba? Measure of angle AOP. Which means, no, not measure of angle AOB, but measure of angle ABC. Or simply, measure of angle ABC. Okay? So, ibig sabihin nito, kung tatanggalin natin itong 2x para mas simple, therefore, measure of angle, pwede na natin tanggalin itong ano, no? Measure of arc AC is equal to 2 times measure of angle ABC. Okay? Which means that measure of angle ABC is equal to Pag dinivide natin to dito, measure of arc AC over 2. Okay, so na-prove na natin to. Remember, yan ang gusto nating i-prove, di ba? Itong statement na to, yun ang gusto nating i-prove sa taas. Measure of angle ABC is equal to measure of AC over 2. Or simply, pareho din yan ng 1 half
measure of angle, o measure of arc AC. 1/2 siya ng measure of arc AC. At na-prove na natin. Okay, so hopefully, no, na-experience niyo yung medyo kakaibang klase ng proof, no? Ito ay natawag natin na paragraph form na proof. Siguro pwede natin i-prove ng ano to, yung pangalawa, pwede natin siyang i-prove ng two columns, no? I'm sure yun ang alam nyo kung kayo ay nasa high school pa lang. Okay, so maraming salamat. Yung, by the way, yung proof natin, di ba kanina discuss ko sa inyo dito, minsan hindi na natin kailangan isulat yun. Depende rin yan sa maturity ninyo sa proof, no? Pag medyo matured na yung nagpo-proof, hindi na niya na dinidetalye lahat. Of course, sa high school, no? Talagang dinidetalye ninyo yan dahil simula pa lang, no? Simula pa lang kayong nag-aaral ng proof. Here, although sa pagsulat ko, ay hindi ko dinetalye, pero yung discussion, at least na-discuss ko sa inyo ng may detalye. No? Okay, so maraming salamat. Gusto ko yung invite mag-subscribe sa ating YouTube channel, youtube.com/user/ethnianph. At syempre sa ating website. Maganda, i-like nyo ating mga videos and mag-comment kayo kung anong sa tingin nyo. Kung mahirap ba or may kailangan ba akong i-improve. See you!